Nagsimula ang pelikula sa isang Caribbean island kung saan kumakanta ang singer na si Nora ng isang napakagandang kanta. Doon, isang drug dealer na nagngangalang Manuel Alvarez ay tila nag-e-enjoy sa kanyang magandang boses at nabighani din sa angkin niyang kagandahan. Nang matapos siyang kumanta, pinuri siya ni Alvarez at hiniling na samahan siya sa kanyang lamesa. Ikinagalak naman ito ni Nora at humingi ng isang baso ng alak. Dahil dito, inutusan ni Manuel ang bartender na si Akim na kunin ang sariwang French red wine na natanggap nila kahapon. Habang kinukuha ito ni Akim, sinabi ni Nora kay Alvarez na nagmula siya sa Florida at hinahabol ang kanyang pangarap na maging isang sikat na singer. Inalok siya ni Alvarez ng permanenteng trabaho sa kanyang club at inalok din ang sahod na 3 beses na mas mataas kaysa sa kinikita niya sa Chicago. Maya-maya, bumalik na si Akim na may dalang bote ng alak para sa dalaga. Nang iaabot na sana ang baso ng alak, aksidente itong natapon ni Akim sa damit ng dalaga at agad na humingi ng tawad sa kanya. Tinanggap naman ni Nora ang paghingi niya ng tawad ngunit ikinagalit ito ng husto ni Alvarez at sinaksak siya sa kanyang pagkakamali. Dito lang na-realize ni Nora na isang mafia boss ang nasa harap niya. Inutusan siya ni Alvarez na linisin ang kanyang sarili at sinabi na simula ngayon ay kakanta na lang siya para sa kanya. Samantala sa California, isang police investigator na nagngangalang Mark at ang kanyang partner na si Phil ay nasa isang undercover mission bilang mga peking buyer ng droga. Nang maganap ang transaksyon, balak ng isa sa mga kriminal na kunin ang pera at tinutukan ng baril si Phil. Gayunpaman, mabilis na tumugon si Phil sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang armas sa lupa bago nakipaglaban sa kriminal at matagumpay siyang natalo, habang si Mark naman ay nagawang patumbahin ang isa pang kriminal gamit lang ang isang sipa. Sa sandaling yun, nakatanggap si Mark ng isang tawag na sinasabing natagpo ang patay sa dalampasigan ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, agad na bumiyahe si Mark sakay ng isang bangka at bumalik sa isla kung saan siya pinanganak upang dumalo sa libing ni Akim. Pagkatapos ng libing, bumalik si Mark at ang kanyang ina sa kanilang tahanan kung saan ipinaalam ng kanyang ina na marami nang nagbago mula nang umalis si Mark sa lugar. Nangako si Mark na iimbestigahan niyang mabuti ang kaso ng pagkamatay ni Akim at tiniyak sa kanyang bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Kinabukasan, sinimulan na ni Mark ang unang yugto ng kanyang imbestigasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa police station kung saan naabutan niya ang police chief na nagngangalang Nate na nagkataong kaibigan ni Mark at tinanong siya kung ano talaga ang nangyari kay Akim. Inamin ni Nate na limitado lang ang impormasyong makukuha nila dahil sa kawalan ng pulisya sa rehiyon. Gayunpaman, ipinagpalagay ni Nate na maaaring may kaugnayan ang pagkamatay ni Akim sa mga gang mula sa ibang isla na nagsimulang umusbong nitong mga nakaraang taon. Nangako si Nate na magbibigay siya ng karagdagang impormasyon kapag may nakuha silang anumang lead sa kaso. Dahil dito, nakipag-ugnayan si Mark sa kanyang dating kasintahan na si Akila, isang karate trainer, upang subukang i-validate ang impormasyon na ibinigay ni Nate. Tiniyak ni Akila na totoo ang impormasyon ngunit pinaalalahanan niya si Mark na huwag masyadong umasa sa pulisya dahil natatakot din silang masangkot kay Manuel Alvarez, isang mafia boss na nagpapatakbo ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking at drug smuggling. Pinaalam niya kay Mark na nagtatrabaho si Akim bilang isang bartender sa club ni Alvarez bago siya natagpo ang patay sa dalampasigan. Kalaunan, binisita ni Mark si Alvarez sa kanyang club, kung saan nakatitiyak siyang may alam siya tungkol sa pagkamatay ni Akim. Gayunpaman, nagsinungaling si Alvarez at sinabing umalis si Akim pagkatapos ng kanyang night shift. Idinagdag niya pa na maaaring nasangkot siya sa isang away sa isa pang grupo ng gang at inalok si Mark ng address kung saan madalas na nagtitipon ang mga gangster. Gayunpaman, nakatitiyak si Mark na si Alvarez ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid at nangakong ipapadala siya sa impyerno. Nang makaramdam ng pangamba, inutusan ni Alvarez ang kanyang kanang kamay na bumuo ng mas malaking grupo para dispatsyahin si Mark. Pagkatapos, pumunta si Mark sa isa pa niyang kaibigan na nagngangalang Jackson, na sinabi sa kanya ang tungkol sa lokasyon kung saan niya itinago ang kanyang mga gamit. Kalaunan, binasag ni Mark ang sahig at nahanap ang mga armas na nakatago sa isang box. Kinagabihan, binisita ni Mark ang bar na inirekomenda ni Alvarez. Pinatay niya ang musika at sinabi sa kanila na ayaw niya ng gulo. Inamin ni Mark na kailangan niya lang ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit malinaw na hindi nasisiyahan ang mga gangster at tinutukan siya ng baril. Dahil dito, mabilis na inagaw ni Mark ang sandata at buong tapang na nilabanan ang lahat na naroon.
Kasabay nito, dumating ang iba pang mga tulisan sakay ng motorsiklo at pinaulanan ng bala ang buong bar, kaya mabilis na nagtago si Mark sa ilalim ng mesa upang hindi siya tamaan ng bala. Pagkatapos, tumakas si Mark patungo sa isang residential area at hinabol siya ng mga gangster sakay ng kanilang mga motor, ngunit nagawang patumbahin ni Mark ang isa sa kanila. Nang hindi na mahanap ng mga thugs si Mark, agad nila itong ipinaalam sa kanilang boss, at inutusan sila ni Alvarez na dukutin ang ina ni Mark para gawin siyang pain. Pagdating nila sa bahay ng matanda, agad nilang pinagbabaril ang higaan, only to find na wala naman siya doon. Samantala, nang dumating si Nate sa bar upang obserbahan ang crime scene, nalaman niya sa isa pang pulis ang tungkol sa pamamaril sa bahay ng ina ni Mark. Nagmamadaling pumunta si Nate sa bahay para sa karagdagang imbestigasyon kung saan dumating din si Mark pagkaraan lang ng ilang sandali. Nagtanong si Nate tungkol sa murder na naganap sa bar, at inamin ni Mark na ginawa niya ang pagpatay bilang kabayaran sa pagkamatay ni Akim, at hindi siya titigil maliban kung tutulungan siya ni Nate. Nangangamba si Nate ngunit binigyang diin ni Mark ang kahalagahan ng kanilang pagtutulungan upang mapanatiling ligtas ang kanilang isla mula sa mga banta, at kailangang agad na magpasya ni Nate kung kanino siya papanig. Sa huli, pinangalanan ni Nate si Nora, ang singer na nakakaalam ng eksaktong katotohanan sa pagkamatay ni Akim at ibinigay sa kanya ang address ng dalaga. Kinabukasan, isa-isang pinatay ni Alvarez ang kanyang mga tauhan dahil sa pagkabigo nilang mahuli si Mark. Samantala sa isang motel, pumayag lang si Nora na kausapin si Mark kung maipapakita niya sa kanya ang kanyang police badge. Doon, hiniling ni Mark kay Nora na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa gabing namatay si Akim at inalok na tutulungan siyang makaalis ng ligtas sa isla. Sa huli, inamin ni Nora na pinatay ni Alvarez si Akim dahil lang sa hindi sinasadyang pagkatapon ng alak. Bilang kapalit sa mga impormasyong ito, hiningi ni Mark ang tulong ni Nate na maisakay si Nora sa isang bangkan na maghahatid sa kanya sa kabilang isla at pagkatapos ay sa airport kung saan sasalubungin siya ng kanyang partner na si Phil. Samantala, dumating ang isang gang ng mga tauhan ni Alvarez sa bahay ni Aquila. Inasahan na ni Mark ang kanilang pagdating at naghanda ng mga armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili bago lumabas sa likod na pintuan patungo sa kagubatan. Hinabol sila ng mga kawatan ngunit nagtulungan sina Mark at Aquila para talunin ang mga kontrabida. Nagawang patayin ni Mark ang isa sa kanila na naging dahilan ng pag-urong ng itlog ng iba. Samantala, galit na galit si Alvarez nang matuklasan niyang wala na si Nora sa motel, sa kabila ng katotohanang pinainom nila siya ng droga. Sinisi niya ang gwardya sa pagkabigo niyang gawin ang kanyang trabaho, at pilit siyang pinainom ng droga hanggang sa ma-overdose siya at mamatay. Pagkatapos, dinala ni Mark ang kanyang ina at si Aquila sa bahay ni Jackson para doon muna sila magtago, habang siya naman ay haharapin si Alvarez para gawin ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, tumangging manatili si Aquila at sa halip ay sumama kay Mark sa kanyang laban para sa kanilang isla. Kalaunan, pumunta si Nate sa simbahan kung saan nag-iwan siya ng isang mahalagang bagay sa pari bilang pag-iingat kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Sinabi niya sa pari na kapag nabuksan ang dokumento, alam na niya ang aksyon na dapat niyang gawin. Samantala, nag-aalala si Aquila sa panganib na dala ng pagkalaban kay Alvarez, at sinubukang hikayatin si Mark na hayaan na si Nate na pangasiwaan ang problema kay Nora bilang witness. Gayunpaman, naniniwala si Mark na hindi nakukulong ang mga kagaya ni Alvarez, kaya mas pipiliin niyang siya na mismo ang mag-handle ng sitwasyon. Habang nag-uusap, napansin nilang papalapit si Nate sakay ng kanyang sasakyan, ngunit sugatan siya matapos atakihin ng mga bandido. Matapos sabihin kay Mark na pinuntirya din ng mga kriminal ang kanyang pamilya, biglang pinatay si Nate gamit ang isang sniper shot at nagsimula ang hindi inaasahang pag-atake. Tinangkani na Mark at Aquila na gumanti ng putok, at habang nilalabanan ni Mark ang ilang mga kalaban, binihag ng ibang mga kriminal si Aquila. Kinabukasan, pumasok si Mark sa simbahan upang humingi ng pahintulot sa pari na magsalita sa harap ng kongregasyon. Inihayag niya ang lahat ng mga krimen ni Alvarez sa isla kabilang ang pagkidnap kay Aquila at ang pagpatay sa hepe ng pulisya, at kinumbinsi ang kongregasyon na dapat silang magtulungan upang masugpo ang kasamaan sa kanilang lugar. Pagkatapos, ibinigay sa kanya ng pastor ang mga dokumento na iniwan ni Nate sa kanya bago siya namatay, sa paniniwalang nais ni Nate na makuha ito ni Mark. Samantala, nakatali si Aquila sa isang upuan sa isang abandonadong gusali at binabantayan ng ilang mga kriminal. Nakatitiyak si Alvarez na si Aquila ang kanyang alas na magdadala sa kanya kay Mark.
Samantala, pumunta si Mark sa police station at ipinaalam sa mga opisyal na kukunin niya ang lahat ng tungkulin ng police chief, na tila sinang-ayunan naman ng mga opisyal. Inutusan sila ni Mark na ipalaganap ang salita sa buong isla, na ang sinumang may impormasyon tungkol sa nagaganap na sitwasyon ay dapat agad itong ipagbigay alam sa kanya. Isang araw, habang naglalaro ang dalawang bata sa labas, napansin nila ang kalbong lalaki na nagtatrabaho para kay Alvarez at mabilis itong ipinaalam kay Mark kung saan sinabi nilang nasa isang abandonadong hotel malapit sa beach ang lalaki. Pinasalamatan ni Mark ang dalawang bata para sa impormasyon ngunit pinayuhan niya silang huwag nang maglaro muli sa lugar na yon. Nang hindi inaasahan, biglang lumitaw si Phil at napakarami niyang tanong dahil hindi sinasagot ni Mark ang kanyang tawag o ipaalam man lang sa kanya ang tungkol sa sitwasyon sa isla, kaya sinadya niyang pumunta upang ialok ang kanyang tulong. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatanggap si Mark ng tawag mula kay Alvarez na inutusan siyang gawin ang palitan ni Nora at Aquila sa isang abandonadong planta ng asukal sa Dalampasigan. Pumayag naman si Mark ngunit nais niya munang masigurong ligtas si Aquila, kaya iniabot ni Alvarez ang telepono sa babae bilang patunay na buhay pa siya. Pagkatapos, inutusan ni Mark si Phil na ihanda ang mga tropa dahil magsisimula na ang kanilang operasyon. Kinaumagahan, dumating si Mark sa napag-usapang lokasyon, habang si Phil at ilang mga pulis naman ay sinuri ang pasilidad para hanapin si Aquila. Samantala, nakarating na si Mark sa pasilidad upang makipagkita kay Alvarez, at kinapkapan ng kalbong lalaki si Mark upang matiyak na wala siyang dalang armas, bago pinayagan si Alvarez na lumabas ng sasakyan. Nang talakayin ni Mark ang kanyang pagnanais na makita muna si Aquila bago palayain si Nora, tumangging makipagnegosasyon ni Alvarez, kaya kinontak ni Mark si Phil gamit ang pagbabalat kayong kasama niya si Nora. Nang pumasok si Phil at ang iba pang mga pulis sa loob ng gusali, nagpakita ang kasintahan ni Alvarez at pinatay ang isa sa kanila. Nahuli din si Phil at inutusang sumuko, kaya nagkunwari siyang ibinababa ang kanyang rifle, ngunit ginamit niya ang baril sa kabilang kamay para patayin siya. Pagkatapos nito, nahanap na ni Phil si Aquila at naghanda ng palayain siya, ngunit tinambangan siya ng isa pang kriminal na nagutos kay Phil na ilapag ang kanyang baril sa sahig. Gayunpaman, si Aquila, na natanggal na ang tali sa paa, ay mabilis na sinipa at tinulak ang lalaki, na nagpahintulot kay Phil na magpaputok na tumapos sa buhay ng kawatan. Kalaunan, sinabi ni Mark kay Alvarez ang totoo matapos malamang ligtas na si Aquila, at ibinunyag na hindi darating si Nora dahil wala na siya sa isla. Labis itong ikinagalit ni Alvarez at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin na si Aquila, ngunit ibinunyag ni Mark na patay na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sa pagnanais na makaganti, inutusan ni Alvarez ang kalbong lalaki na patayin na si Mark, ngunit naunahan ni Mark ang kalbo bago pa niya makalabit ang gatilyo. Sinubukang bumangon ng kalbong lalaki at tinangkang atakihin si Mark, ngunit pinatay siya ni Jackson na dumating sa lugar kasama ang mga residente ng isla upang tulungan ang ating bida. Binigyan ni Mark si Alvarez ng opsyon na lumaban at tumakas sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, o hayaan ang mga taga-isla na magpasya sa kanyang kapalaran. Mas pinili ni Alvarez na lumaban at nangakong papatayin niya si Mark, ngunit mabilis na natalo ni Mark si Alvarez sa pamamagitan ng pagtulak ng kutsilyo sa kanyang dibdib, habang sinasabing para ito sa kanyang kapatid na si Akim, bago nilaslas ang kanyang lalamunan. Sa huli, nagpasya si Mark na manatili sa isla kasama ang kanyang fiancé na si Aquila. Nagpasya din si Phil na manatili sa isla at tumulong na maibalik ito sa isang mapayapang lugar, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Russell Duran Cañeta, Tony Usudan, Ibenz Dracula, P. Sniper, at NSR John. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.